Isang panibagong diplomatic protest ang inihain ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas dahil ito sa pagbabalik ng higit sa 100 Chinese vessels sa isang reef na sakop ng West Philippine Sea. Ayon sa DFA, nakita mga mahigit 100 barko ng China noong April 4, 2022 na illegal na nag-ooperate sa maritime waters ng Julian Felipe Reef, isang low tide elevation na sakop ng Territorial Sea ng Kalayaan Island Group. Gate ng DFA, ang hindi autorisadong presensya ng mga Chinese vessels sa Julian Felipe Reef ay hindi lamang illegal kundi nagdudulot din ng instability sa rehiyon. Ang pagdagsa ng mga barko ng China sa lugar ay labag sa international law ayon sa DFA, maging sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Ayon pa sa DFA, nang hihinayang ang Pilipinas sa paglabag ng China ilang araw matapos ang matagumpay na telesummit sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping noong April 8, 2022. Sa pulong ay pinagtibay ng dalawang pinuno ang kanilang pangako na re-resolbahin ang mga isyu sa pamamagitan ng mapayapang dialogo. Panawagan ng DFA sa China, sundin ang obligasyon nito sa ilalim ng international law at tigilan ang illegal at irresponsable nitong ginagawa para maiwasan ang paglala ng tensyon sa rehiyon. Hinimok ng Department of Foreign Affairs ang China na agad na paalisin ang mga barko nito sa karagatang sakop ng Pilipinas.